Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to day 3 of 3 ng ating mid-year annual prayer and fasting. At at the same time, we will go on with our usual the upper Zoom prayer gathering. It's 8 o'clock. It's July 26, 2023, Wednesday once again. Good evening and welcome sa ating last day of fasting. Alam ko, yung iba sa inyo, masaya na dahil kakain na kayo. Pero kung nais nyo na ipagpatuloy ang fasting, ay malaya po tayo hanggang Biyernes o hanggang Linggo, or gusto nyo gawing 21 days or 40 days, eh, it's up to you. At yan ay inyong tiling sa Panginoon. So magsimula po tayo. Kamusta-kamusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro, let's start with our prayer request and praise report. Ayan, prayer request and praise report. Let's start with Giselle. Giselle, your highs and lows, prayer request, praise report, highs and lows, anything. Good evening po. Good evening. Praise report ko lang po na nakabalik po ako ng maayos from Indiana and nag-enjoy po ako ng sobra with my kuya ko po and sister-in-law. So praise the Lord po for that. Mm-hmm. Prayer So, request po. Nakita mo ba yung ano doon, yung madaming yate? Yung Ay, papuntang hindi po eh. Yung papuntang Walmart. Puntang wall. Ah, opo, yung parang mini bridge po. Oo, yung parang Opo. Puro mayayaman yung nakatira doon. Opo. Oo. Tas prayer request naman po, maging maayos lang po yung upcoming VBS po natin. Oh yes, so yeah, prayer request talaga yun yan. Lang po. Salamat, Giselle. Sino ang next na gusto mo? Si Ate Faith po. Ate Faith, good evening, good evening. Hello po. Good evening po. Good evening. Prayer request po. Prayer request and praise report. Highs and lows. Inisip ko pa po. Praise report tsaka prayer request daw. Tinatanong po ni mama ko ano daw po. Hi, ano po, prayer request po siguro. Kasi po, kanina nabalitaan ko, may estudyante po akong namatay sa Pilipinas. Oh. Nasagasaan po sa highway. Oh no. Ayun po, ano, so nakakalungkot po. Pero ano po kasi siya eh, bago po ako pumunta dito sa Amerika, nakapag-usap pa po kami noon. Kasi teacher na rin po siya. Tapos nung estudyante po siya ay na-invite ko po siya sa church. Mm-hmm. So ano na po siya, nung umalis po ako ng Pilipinas ay nagli-lead na rin po siya ng discipleship group niya. Nag-grow po talaga siya kay Lord. So nakakalungkot lang po kanina na ano, aksidente po siya kaninang madaling araw eh. So, papray na lang po for comfort sa family nila. Bundalian family po. Bundalian family. Opo, Pakisulat sa group chat. Ah, sige po, opo. Bundalian so, family. Yun po yung prayer request. Tsaka ano din po, trabaho po for Tep-Tep. Trabaho po. Ayan, nakasulat opo. Na yan eh. Opo, yun pa rin po. Praise report? May praise report. Praise report? Anong praise report? Ano po, si Mama, maganda po yung recovery ng kanyang mata. Mukhang ano po, wala pong infection, ano po. So yun, grateful po kami sa Panginoon for her successful surgery. Mm-hmm. Tapos, ano din po, yung protection po sa amin at sa pamilya. Tsaka ano po, natuwa po ako sa practice driving ko po nung ano, last week. And thank you po, Pastor Jeff, sa pagpapaano sa akin, pagpapatulog sa bahay niyo. Oh, naman. Ayun. Salamat po sa mga tumutulong po sa akin. Mm-hmm. Ayun po. Yun po. Amen. Thank you. Tita Pepot, meron ba? May po daw praise report. Praise report? I just thank God sa healthcare ng Amerika. Kasi buong August and September, punong-puno ang calendar ko sa mga lab exam. Mm-hmm. At next week, sa August 1 po, may MRI exam. Tapos, nakakuha din po ako sa LA Care ng free ride
So, kasi ang dalayo ng mga laboratory ko, may Huntington, may Century. So, kanina nagpunta ako sa LA at yun nga, pwede pala ako makakuha ng mga free ride. Yun, I Wow. thank God for that. Tapos, pre-request yung maging okay lahat ang lab test ko. At naka-schedule din po ako ng colonoscopy. Yun. Amen. So, I thank God sa mga American healthcare na binibigay sa ating mga senior. Thank you sa taxpayers. yan ang maganda sa Amerika eh. Talagang well provided, no? Amen. Nangalala ko nga, Pastor, nung di ba dumating dito si Ben, 1 year lang siya dito. Sabi ko kay Pete kanina nga, naku anak, kung ang papa mo pala eh, doon inabutan ang bypass sa Philippines, hanggang ngayon baon pa tayo sa utang. Yeah, totoo yan. At napakamahal sa atin. Okay, so Tita Pepon, sino next na gusto yung sumunod? Of course, my partner. Tita Partner. Fe. Tita Kumakain pa. Tita Fe, pray support and pray request po. Ay, naku, nakikita pala ako. It's okay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord all the time dahil He has protected all of us dito sa LA Pilnas. Praise the Lord, walang mga aksidente, walang mga kung ano-anong mga very bad happenings. God is faithful to us. He has covered all of us with the blood of Jesus, protected us from COVID, from other sicknesses. I praise the Lord, and He has continued to bless our church. I praise God for that. And wala, yung request ko, yung prayer for sa ating lahat na mabuti lang ang health natin, ganyan. God continues to provide our needs and gives us direction sa dapat nating gawin while we serve Him. Bless our pastors, our leaders, and everybody who is a part of the church. Not only our families, but yung specific, yung small families natin, but the whole church is our family. We love everyone. And God loves them. God loves all of us too. Yun ang request ko po. Prayer for everyone. Amen. Salamat po, Tita. Bago kayo pumili kung sino yung next sa susunod sa inyo, batiin muna natin mga bagong sali. Tita Bing, good evening. Justin, good evening. Tita Rose, Sister Magabi po. Good evening po. Good evening, mga good evening dangawin. Good evening po, Pastor. And Sister Analu, good evening sa inyo. Good evening po. Good evening, good evening. Sister Fe, Tita Fe, sino po ang gusto yung susunod sa inyo? Siguro si Sister Janet po. Sister Janet. Hi, good evening. Good evening. Ay, andun pa po siya naghuhugas ng plato. Kayo muna, Kuya Manny. Ako na lang po muna. Yung sinasabi nila na in spite of, I'm still standing. Praise God. In spite of mga challenges sa trabaho, nakatayo pa rin po ako sa praise the Lord na buti andito ang Panginoon sa akin. Amen. Sa aming standing on. So, prayer request. Tuloy-tuloy po tayong healthy ko sana para basta we would remain be healthy. Yan lang po. Amen. Thank you, Kuya Manny. Sinong gusto mo next, Kuya Manny? Sino katabi ko rito? Si Carl James. Hindi po pwede si Carl James po. Nasa labas. Nasa labas po. Listening lang po siya. Okay. Si Sister Analu. Sister Analu. Hi po. Good evening. Praise report po na finally natuloy na po yung varicose vein surgery ko sa left leg. Prayer request po, I will have my right leg varicose vein surgery this coming Monday. Prayer request po, sana po maging successful siya and no complications po.
And sana po ma 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 wala pong blood clot. Yun po. Amen. Sige pa, sinasulat ko lang. No complications. Alright. Okay. Thank you, Sister Analu. Next po. Sino pong gusto yung next? Si Sister Rose. Sister Rose, pwede ka ba? Nasa work ka ba? Opo. Magandang gabi po. Nasa work po pero pwede po akong magsalita. Alright. Good evening. Good evening po. Ang praise report ko po, unang-una po, ang pinsan ko po ay na lagi ko nakakasama ng Sunday. Si Lester po. Opo. Natutuwa po ako at nagpapasalamat po ako na. Taga dito ba siya, Sister Rose? Dati po siya sa Saudi pero dito na po siya pagka kukuha po siya ng pharmacy test po sa pharmacy. Mm-hmm. Na pag po nakapasa siya dito na po siya magbe-base. Oh, bagong dating lang po ba siya? Siguro po mga ilang months na po. Oh. Right now po, nagre-review po siya. Malapit na po yung review niya po. Ang test po niya in a month. So, ano naman po ang feedback niya sa church natin? Naku, natutuwa po siya. Kasi po, hindi rin po nagkakalayo kung saan po siya nanggaling. Very active po siya sa church sa kanila. Mm-hmm. Sa Abu Dhabi. Nagkikwento nga po siya na sa Saudi nga raw po ay napakahigpit. Kailangan daw po nilang mag-rent ng villa para lang po makapagtago sa pagsamba po. At very active po siya. At sa katunayan po, nagulat din po siya. Nagkagulatan po kami nung makita po niya ako sa Facebook. Yung mga post ko po. At siya rin po, nagulat po ako. Very active din nga po siya. Tapos tumawag po. Nag-usap po kami, nagtawagan po kami. Then in-invite po nga. So, sabi po niya, kausap po niya yung pastor nila. Mm-hmm. Pinagmamalaki po niya yung church natin. Wow. Very welcoming po. At saka, hindi raw po nakakalayo ang sistema po natin. Na lagi pong ang ibinibida lang po natin yung Panginoon. Ayun. Kaya, tuwan-tuwa nga po ako, sabi ko po sa kanya. At talaga, kausap mo yung pastor niyo. Sabi niya po, Nini, tuwan-tuwa ako. Saka, very thankful siya po. Na sabi niya kulang daw po ang buhay niya lungkot na raw po siya nung paglipat niya rito tapos wala namang mag-invite sa kanya. Mm-hmm. Hanggang sa nakausap ko po siya at sabi ko kasama ka naman sa amin sa church, invite kita, sabi ko. Tapos yun, natagal po kami nag-usap heart to heart at sabi niya desal lang daw po niya ang mga pamilya namin ma-save din. Mm-hmm. At yun po ang isang panalangin din namin na sa prayer request ko po na makasama ko po ang mga magulang ko pabalik. At hindi lang po kung makapag-invite pa po ng iba po. And then, at talaga pong, sabi nga po niya, ang lahat daw po ng tao ay talagang lumalap. Kumbaga, very friendly po. At hindi po siya nanibago na parang pamilya. Kasi po yung dating church niya, ganun din po eh. Parang magkakapamilya rin po sila. Hindi lang po magkapatid sa kapatiran lang po. Pero nagtutulungan din po. Nakikita po niya yung mga service po natin. Mga sugod bahay, ganyan. At isa pa pong prayer request ko po, yung nga po yung test ni Lester, sana po makapasa. And then, meron po kaming kapatid po ng kaibigan ko na may taning na po ang buhay niya. So, sana po for comfort po at kung maari po naman, wala naman po imposible kung may milagro ang Panginoon, gagalaw ang Panginoon sa kanya. Pagalingin din po. At habang ngayon po na naging treatment siya, sana po ay comfort po para sa kanya. Ang pangalan po niya is Mari Cris po, Milliera. Kaya pala yung pinsan mo, Rose, na-observe ko pagdating niya, bigay, sabi ko, parang di ko nagatis siya eh. Talaga.
Sa katunayan po, siya po ang nung nag-grouping po kami, Pastor, kasama po namin Sister Jasmine tsaka si Sister Mau. Siya po ang pinag-pray po namin. Kaya sabi nga po ni Sister Jasmine, napakaganda rin ng prayer niya. Kaya nung ano, tinapik ko po siya, sabi ko, salamat sa prayer mo. Napakaganda ng panalangin mo para sa bawat isa. Kaya ako po eh, talagang na-touch din po. Tuwi pong sisimba siya eh, linggo-linggo eh. Hindi po nakakalimot magpasalamat na. Sabi niya kung ano, kumbaga nagamit din naman ako ng Panginoon na ano, na susunduin siya, bukal sa loob ko po. At talaga pong excited. Sabi nga po niya, excited na excited daw po siya. Inantay po niyang maglinggo na. Hindi siya nag-iisa ka. Sabi ko, naku, hindi ka. Hindi siya nag-iisa. Gusto nga po niya mag-ano ng mga fellowship. Kaya lang sa ngayon, busy pa po sa review. Kaya sabi niya, ni, patapusin niyo lang ang review ko. Gusto ko talagang sumama pagka Sunday o ano. Inaano niya. Sabi niya, eh, nakikita nga daw niya yung mga post natin. Kasi inad ko po siya sa attendees po. Amen. Yun lang po. Amen. Salamat po. Salamat po, si Saro. Sino po next na gusto niya? Si Jazel po. Jazel, tapos na si Jazel po. Ay, tapos na po. Si Sister LB po nandyan? Sister LV, nasa work pa po ata o nagbabiyahe pa po? Sister Mau po. Nandito po. Nandito pala si Sister LV. Sige pa. Go ahead, Sister LV. Sharing po ba or praise report po and prayer request. And prayer request. Ano po? Praise report po yung napunta po kami sa Maui, nakapag-relax po ng marami. Happy po kami na napaka-bless po ng mga araw na nandun kami. At saka marami pong nakakausap na, ang daming Pilipino. Pag, lalo na po si Pastor, pag nakasalubong niya, pag nakausap niya, sinishare po niya yung Panginoon. So it was really a blessing po sa amin na kami napasama dun sa Maui. Kaya po, pinupuri ko po ang Panginoon. At saka po yung prayer request ko po, sila James po kasi nasa Pilipinas po ngayon, nag-fly po sila kagabi. Kaninang morning, inatid po sila. So prayer request lang po na maging safe sila doon, silang mag-asawa. At saka si Wedge po, dumating na safe din po yung pagbalik nila dito. So yun din po yung praise report. Prayer request lang po yung anak ni Brother Tony is si Siningning. Alam ko si Ningning ang bunso ni Brother Tony. Yung right jaw niya sumasakit at hindi nila alam kung anong yung pinagmumula. So yun lang po yung prayer request para makita sa kanya. Yeah. Makita kung ano talaga yung cause, bakit siya sumasakit yung right jaw niya. Hindi naman daw ngipin, hindi naman yung buto. So hindi nila alam kung ano yung pinanggagaling. So ipag-pray na lang po natin na karoon po ng healing. Amen. Thank you po, Pastor Bert. Sino po next na gusto niyo? Ang katabi namin po ay si Sister Pedro. Tapos na po. Si Sister Mau. Sister Mau. Welcome back po, Pastor Bert and Sister LB. Salamat po. Pasalamat lang po. Blessing every day. May bago na pong trabaho si Dennis. Mag-umpisa po siya bukas. Amen. And susubukan nata po niya. Sana magustuhan niya. And then, continue prayer lang po dun sa kay Nawa de Guzman. Bone cancer. Apo. Nakabitan na po siya ng legs. Prosthetics, yeah. So, yun lang po. Salamat po. Thank you, Sister Mau. Yun ang gusto mo. Nakasunod. Si Ano lang. No, tapos na siya. Si Sister Bilma po.
Tita Bing, good evening. Thank you po. Good evening. Praise report ko po. Nagpapasalamat po ako nakarating po ng maayos sila Jaya po dito galing ng San Francisco. Mm-hmm. Tsaka po yung sa birthday po ng mama ko. Salamat po na at binibigyan pa po siya ng kalakasan. Amen. At as ang praise ang ano ko naman po, prayer request. Ganun pa rin po kay mama yung kanyang pong patuloy na pag-inom po ng medicine. Tsaka alam ko po, magkakaroon po siya uli ng check-up po uli. Sana po maging okay. Yun lang po. Thank you po. Amen. Thank you, tita. Sino pong gusto niyong kasunod? Sila ano po? Sila Rachel. Nasa ano po? Nasa labas po. Nasa labas. Hello? Nandiyan na daw po. Go ahead, Rachel. I praise the Lord po. Praise po kasi po ano, we appreciate po yung support nila mama, papa, tsaka po nila nanay and Jaya. Kasi po this week po nag-request po kami ng time off with the kids. So nasa kanila po yung kids. So praise the Lord po sa tulong nila po sa amin. Amen. Para po hinga-hinga po kami sa mga bata. So ayun po. And then Apostolic Ministry. Apostolic princess. Maraming salamat po sa tulong nila. And then yung prayer request ko po is yung I think yung ano po yung mga challenges po na kinakaharap ng ating church and then yung nalalapit din po na ano pasukan po for all the students. Amen. Yan po. Thank you, Jel. Sino next ang gusto mo? Sino po din natatawag, Pastor? We have Joshua, Noel, Josie, Justine, Anastasio, and Allison May. Justine. Good evening, Justine. Justine. Good evening. Hello? Yes, go ahead. My praise report is that my family is healthy. Mm-hmm. God keeps us safe every day. Mm-hmm. And I guess my prayer request is that my school would go smoothly in the fall. Amen. Thank you, Justin. Who's next, Justin? My Kuya Joshua. Kuya Joshua. Josh, andyan ka ba? Okay, unahin muna natin ang Anastasio family. Anastasio family? Go ahead. Hi, good evening po sa lahat. Good evening. Praise report po is thankful po kay God dahil naging masaya po yung Sunday service nung Sunday po. And marami din pong mga attendees. And also, na-bless po yung dalawa naming piging na may birthday po. Bless, happy na-bless birthday. Na-bless po sila. And syempre din po, naging masaya din po kami. Tapos po, thank you rin po kay Lord dahil wala pong nagkakasakit. Yun po yung pinaka-importante po talaga. And prayer request ko lang po sana na parating po tayong gabayan ni Lord na protektahan po na walang magkakasakit, walang may mangyari masama. And also po, kay Bob po, Pastor, yung kanyang prostate, nagka-cramps sa may bandang belly button niya. Pa-pray na lang po na bigyan pa siya ng palakasin yung katawan po niya. Ulit lang, ano yung kay Bob? Yung nagka-cramps po, yung sa may bandang tummy po niya dahil yata sa prostate niya. Ah, okay. Opo. Okay. Thank you po. Thank you, Sister Jasmine. Who's next, Sister Jasmine? Si Allison po. Allison May.
Praise report po is everyone is safe and healthy, and prayer request po is na mapasa ko po yung summer class ko and makakuha po ko ng pang fall classes. Pass summer class. Alright. Alison May, sinang susunod? Sino po pong? We have alas na pala ang mga Ascaragas. Ascaragas? Tita Hello. Jocelyn. Good evening po sa lahat. Ang praise report ko po po namin ay ano yung kagalingan ng may mga ramdama last week. Praise report ko po yung gumaling na po yung may mga karamdaman na ano na mga kapatiran natin makaka-attenda po sila sa Sunday. Mm-hmm. Sila Tita Amy. Lagi ko po kasi lang kine-text kung kamusta na po sila. Mm-hmm. Pinagaling na po sila ni Lord. Salamat po. Praise report mm-hmm. po iyon. At ang praise request ko naman po ay pag-iingat sa bawat isa sa atin. Mm-hmm. At ayun po, pag-iingat sa bawat isa sa atin. Lalo na po yung mga lumalabas, yung mga pasok, umuwi. Hmm. Sa malalayong lugar umuwi. Yun po, pag-iingat po sa araw-araw. Amen. Thank you. Thank you, Sister Josie. Gusto ko lang po i-point out na na-appreciate namin bilang isang pastor na halimbawa tumatawag tayo sa mga kasama natin na minsan di natin nakikita sa church, di ba? Yung pala may sakit. Kumbaga, nagtatanong kami. Opo. Maganda po yun kasi minsan kasi ang pag-iisip ng karamihan ay trabaho ng pastor yan na mag-follow up. Hindi po. Actually, ito po ay trabaho nating lahat. Ang mag-show ng concern sa mga tao na hindi natin nakikita. Kaya natutuwa po kaming madinig yung mga ganyan na tinatawagan nyo. Bukod sa pag-follow up namin, napapollow up din sila ng mga kasama natin. Na-appreciate ko rin po yung mga halimbawa, kahit busy-busy, gagawa pa rin ng paraan para kahit listening man lang, ano, yung iba nagda-drive, yung iba nasa labas, maglalagay ng headphone kasi na gusto nilang kahit papaano hindi man sila makapagsalita ay makasali pa rin sa ating gawain. So yung mga gantong bagay ay talagang super na-appreciate namin at nakikita namin yung ano sobrang paglago ng mga bawat isa patungkol po sa ating pagkauhaw sa Panginoon. Amen. Salamat, Tita Josie. Alright, so tayo'y hahantong na. Ang lalim ng Tagalog ko. Hahantong. Hahantong na tayo sa ating devotion. Hindi lang po. Magsiswitch lang tayo. Magsishare screen tayo. Kung meron kayong nais pang ipanalangin, ay isulat nyo lang sa ating group chat. So, welcome po sa Upper Zoom Prayer Gathering. Tapos na tayo sa praise support and prayer request. Ngayon po ay si Tita Pepot ang mag-share. Next week, it would be Brother Jairus and then Sister Janet and then Sister Giselle, Sister Jasmine, Sister Josie, Brother Justin, Brother Manny, and Sister Rachel. Ngayon kung nais nyo po na mapabilang sa mga devotional leaders, isabihin nyo lang, ilalagay natin yung pangalan niya dyan. Alright, so take it away, Tita Pepot, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. At kayo na po ang mag-lead sa amin. Pastor, nasan po yung ating verse? Ito po. Ayan, tanda-dadan. May Tagalog po yan. Ayan, may Tagalog. May English. Okay, let's pray. Ang verse po natin ngayon ay Deuteronomy 4 verse 28-29. There you will worship man made gods of wood and stone, which cannot see or hear or eat or smell. But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you look for him with all your heart and with all your soul. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for tonight, Lord. I pray, Lord, that you will give me the wisdom as I share this verse, O Lord, na sana po yung majestic ko ito.
I am not a preacher, but you are holding me, O Lord, and you will help me, O Lord, to expound on this, O Lord. Simple lamang po, pero magbibigay po ng pitak sa aming mga po. So thank you, O Lord, for guiding me, for guiding each and every one of us, O Lord. Okay, dito po sa Deuteronomy 4:28-29, iba background ko lang po, here the Lord, he is talking to the Israelites. His goal is to set, pasensya na po kasi mata ko nagkakaproblema eh. His goal is to set apart people for him. He gave the Ten Commandments for the people to obey and to follow. During those times, Israel was surrounded by pagan nations who worship gods made of wood, stone, work of human hands that neither knee, see, nor hear, nor eat, nor smell. They were warned not to follow and practice what those pagans were doing. We must remember that idols are anyone or anything that we make ultimate in our lives in place of true and living God. When we are drawn away and bow down to them and serve them, we practice idolatry. It was also described that during those times, the nation of Israel failed God many times. They had fallen into idolatry, whined, complained, and rejected his leadership. But our God is forgiving. He gave them many chances to learn from their mistakes and serve him properly. We must also remember that our God also disciplines us. He will never abandon us. He just requires exclusive loyalty. He is a jealous God. He tolerates no rivals in relationship with us, his covenant people. He receives us when we return to him because he is merciful and steadfast, abiding by his promise of new covenant with men. So he deserves our praise and attention. He is selfless, unconditional, and unceasing. Remember, pursue God, and he will discover that he has been pursuing us. So, ang key po dito is revival. Sinasabi po sa Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yun lang po. Sa akin po, nung example po, yung mga practices na ginawa ko po nung hindi pa po tayo nabuborn again. Una-una po, yung kasi ang office ko po nasa Baclaran lang, malapit sa domestic. So malapit lang sa Baclaran. I always see to it na every Wednesday, papunta ako sa Ermita. Ermita kasi ang aking praise of worship ng Nubina po. Eh, ganyan. Kasi mas napipil ko yung solemnity doon. Tapos may sasabihin, pagka nagsising pa kami ng mga kaibigan ko, sasabihin nila, bakit yung panyo mo hindi mo pinahay doon sa paanong santo? Sabi niya, para daw ma-bless, mga ganun. Tapos, dumating din po yung, di ba, nagkaroon din po ng time na nagkausuhan yung maliit na Santo Niño na kabalot sa telang pula. Ang dami pong binibili namin ganun, pinamibigay namin, knowing na pag meron ka nun, safe ka na, kahit umuwi ka ng gabi, hindi ka mapapahama kasi meron pa Santo Niño maliit sa bulsa mo. Tapos, pagka hindi po ako, na-miss ko po yung Novena ko, parang guilty ako na parang ang laki ng kasalanan ko, yung mga ganyan. If I miss my Sunday masses, I need to confess kasi I have sinned and I will not go to heaven. So, yun po yung mga practices natin noon na mali pala. Nung mabon again tayo, mali pala lahat yung mga alam natin na ginagawa natin na ayaw pala ni Lord ng mga idolatry, mga ganyan. So, ang question ko lamang po, what idols do you particularly want to get rid of? What can we learn from our failures that God is waiting for us to return to Him? Yun lamang po. Thank you. Thank you, Tita Pepot. Makikisulat na lang po. Para may feedback. Makikisulat na lang po sa ano, sa group chat natin. Sa chat box pala po yung question. Ayan, sino po ang... Susulat po ni Faith. Apo, sino po ang gusto niyong unang sumagot ng katanungan ninyo? Sister Vilma. Sister Vilma.
Pastor, pass daw po muna po. Nasa CR po. Okay, pass muna si Tita Bing. Pili po kayong iba po, Tita Pepot. Si Sister Josie. Sister Josie. Uli ka. Hi. Hi, good evening po uli. Sister, Sister Pepot. Hindi naman dingin sa inyo, lahat tayo ay naging Katoliko. Katoliko muna pala tayo noon. Nung tayo ay hindi pa naging born again Christian din. Hindi naman naging Kristiyano. Lahat yun na pagdaanan natin na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan at pumupunta tayo dun sa simbahan, kinakausap natin yung mga hindi nakakakita. Sabi nga dun sa hindi nakakakita, hindi nakakaamo, hindi nakakapagsalita. Pero kinakausap natin. May kwento ko lang po, kasi ang lolo ko, kaya din po siguro naging Christian kami. Ang lolo ko, ang tatay ng tatay ko is protestante. Protestante, mula rin po siya sa protestante. Pero yung mga anak niya, naging katoliko. Kaya yung tatay ko, naging katoliko. Kaya kami, siyempre mga anak, naging anak din kami, katoliko kami. Kasi yung mga protestante, hindi naman po sila masyadong mahigpit pagka sa mga relihiyon. Kung ano yung gustong relihiyon ng mga magiging anak nila, okay lang sa kanila. Kaya yun, naging katoliko yung tatay ko. Kaya sabi ng lolo ko, sana naman kayo pupunta. Kakausapin nyo na naman yung mga bato doon. Sabi niya sa amin nung kami po ay katoliko pa. Kaya ngayon, naliwanagan na tayo na tunay nga na ang ating Panginoon ay jealous God. Sabi nga, mapanibughuin Diyos. Sabi nga, gusto niya siya lang at wala ng iba sasambahin tayo. Kundi ang ating Panginoon lang. Sabi nga dun sa pinakamahalagang utos, ibig sa Mateo 22, ibigin mo ang Panginoon mo ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yun po ang pinakamahalagang utos sa atin. Kaya yun lang po maisishare ko. Thank you, Tita Josie. Sino po next na gusto yung mag-share? Si Tita Bing daw po, nagtatasa ng kamay. Si Tita Bing. Opo. Kaya Tita po, Bing. Ate. Hello po, good evening. Good evening po. Opo, sa akin naman po, nung nasa Pilipinas pa po kami, ang mama ko po, mahilig pong tumanggap po ng yung Mama Mary. Dinadala po sa bahay yon. 1 week po siyang binabantayan namin. Tapos, bukod pa po doon, may dinadala pa po sa aming malaking, kung tawagin po nila, Nazareno, yung nakahiga. At saka din po yung malaking Mama Mary. So, akala ko po talaga nung araw, kapag po nananalangin sa kanya, lahat po ng hiling at mga dinadasal, siya po yung makakapag patunay, ganun po. Pero hindi po pala. Tapos nito nga po, napunta na po kami dito sa Amerika. Unang-una po yung mga bata nung napunta na dito. Si Jairus po, lahat po yun, inano niya sa akin na hindi nga daw yun. Kwan, yun ay isang gawang kahoy, bato. Tsaka meron nga din po kung nakatabi nung araw na panyo na Nazareno, tas tsaka po may El Shaddai pa akong hawak. Meron din po akong Santo Ninyong maliit. Pero ngayon po, inano ko na po yun, tinanggal ko na. Dahil nang maging nakarating po ako dito, tapos naging yan nga po, naging na rin ako, Christian. Lahat po yun, binibab ko na. And then, dito po ako ngayon nag-ilingkod sa pagkaka-born again Christian ko po. Amen. Opo. Tsaka po, sa kanya po lahat, binibigay ko po at
inaano ko po sa kanya yung aking mga hiling at alam ko pong siya po ang makakapag ano po sa amin kung ano man po yung mga dapat pa po namin matanggap sa kanya. Kaya sa ano po, siya po ang pinaniniwalaan ko yung at si ano po, si God. Yun lamang po. Thank you po. Amen. Sarap naman pakinggan, Tita Bing. Kasi naalala ko noon, nung bagong dating ako dyan, ang nagkakwento kami ni Jairus. Ang sabi ni Jairus, alam mo, Pastor, ang hiling ko lang, makita ko yung kapatid ko tsaka yung nanay ko dito. Eh, sumobra pa. May sukli pa. Hindi lang pumunta, naglingkod pa. Di ba? So, salamat tapos sa masarap po mapakinggan na alam niyo po yung ibig sabihin noon, na born again kayo. Yun po ay... Opo. Napakagandang ano pakinggan sa opo. Ano po 'yon? Kumbaga sa ano po kayo po at saka po si Jairus na ginamit po ni Lord para po makarating kami sa La Filnas. Amen. Praise the Lord talaga. Amen. Po, thank you rin po. Sino pong next po? Si ano po Anastasio family. Anastasio family, talaga na magkakadugtong tong mga to. Hello po. Tropa. kami naman po, hindi ako, sa akin po pastora, hindi kinalakayan ko, hindi Katoliko po eh. Oh. Nagkamali ng ano yung mama ko tsaka papa ko ng sinalihan. PVMA. Oh, kung, okay. Kung kilala niyo po 'yun. Yeah. Si Cleo. Apo, si Cleo. Yeah. Yung papa ko kasi yung una naging ano dahil sa kaibigan niya. Tapos isinama yung mama ko, kaya nung kami na isinasama kami doon na kailangan nakaputi ka, kailangan mahaba buhok mo, walang accessories. Tapos hindi ko maintindihan kung bakit kami nandun, pero sabi nila, pag dumarating si Cleo, may espiritu. So, may 7 chairs po doon, or 5 yata yun. Basta may chairs po sa harap, tapos pag dumarating siya, matik daw po yun, may mga nakaupo doon. Pero wala po ako nakikita. Siya lang yung nakikita ko. Tapos, sabi nila, mag-wish ka. Tapos meron pa siya sinasabi na, dapat lumapit daw doon kay Cleo, doon sa senior po, hindi itong anak. Na yung sigarilyo niya, kapag ipinatak doon sa may baso daw, lahat ng mga wish mo, lahat ng masakit sa'yo, lahat ng ano, siya daw ang parang, siya yung sinasamba po. Kaya hindi ko talaga kilala yung sinasabi na si Lord talaga po. Ang alam kong Diyos talaga siya. Kaya pag nakikita ko siya, talagang, yung nagpe-pray kami na talagang nag-aano kami sa kanya. Tapos, pero wala akong nararamdaman na yung parang nasisave na, hindi, kakaiba po eh. Basta iba po, tapos may turo pa sa amin na kailangan matutuwa kami maghamok ng manggagamot. Yung mayroon kami parang karayom na tutusok-tusok, ganun po. Na inabot ko po yun, nag-ganun ako. Tapos may sing-sing pa kami na kailangan yung sing-sing na yun, hindi mo raw huhubarin. Tapos po lately ko na lang siya na-realize na may mali siya habang lumalaki po kami, kasi bakit yung Katoliko iba yung pagsasamba nila, tapos yung pinsan ko Christian siya, iba rin, pero kami tao sinasamba namin. So may mali po talaga na hindi ko maintindihan, at hindi ko rin maintindihan bakit sila nakikita nila yung espiritu pero ako hindi ko naman nakikita. Sinasabi nila. Tapos pag nag-exam ako, sabi sa amin, magdasal lang daw sa kanya, makakapasa ka. Pero hindi ako pumapasa. Alam niyo po yung may mali talaga. As in, maling-mali talaga siya. Tapos di parang pinanong ko sa mama ko na, sigurado ka ba man na talagang ano siya? Siya talaga yung Diyos. Sabi niya, oo siya talaga. Kasi yung mama ko rin, nabulagan din nun. Akala niya rin po kasi, yun yung Diyos. Kaya nung marami na ako nakakahalubilong ibang tao, na may Katoliko, may Christian. So parang, tapos dinala ako nung pinsan ko naman dito sa isang church na, yun sa Born Again nga ako, sa may bandang, nakalimutan ko yung lugar, basta bandang Quezon City siya. Inattend niya kami dun.
iba yung naramdaman ko, na hindi, never ko naramdaman siya dito sa PBMA. Tapos po, hanggang sa abang itong college na marami na akong nakikilala na iba-iba. Kasi ang born again po, hindi naman talaga doon dati nag-ano po, di ba? Lately na lang po talaga siya talaga nakikilala talaga. So, nung lalo nung itong si Alvin naging ano ko na siya, tapos sabi niya sa akin, si Lord, ito talaga si Lord, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, ngayon ko talaga na, kulto yung nasalihan namin, pastor. Yeah. Kulto talaga siya. Hindi talaga siya ano. Tapos ngayon nababalitaan na may mga ginawa na silang hindi tama. So sinabihan ko yung mama ko. Nung una ayaw niya umalis pa dun eh. Sabi ko, alam mo masabi ko, kailangan umalis ka na dyan. Tapos subarin mo na yung sing-sing na yan. Kasi hindi siya talaga ang Diyos. Sabi ko, tapos kulto yung nasalihan natin. Yeah. Tapos sabi niya, eh paano kung ano pagdating ng... Kasi may pangako silang pagdating ng araw, masisave daw po kami. Mm-hmm. Sabi ko, hindi. Sabi ko, sila talaga makakasave sa atin. Sabi ko, ikaw din. Sabi ko, magbasa ka. Tapos hanggang sa yung mama ko po, dinadala ko na rin sa church, sa Cornerstone sa Pilipinas. Namulat na rin po siya. Ngayon po, alam niyo, tinanggal niya na po lahat yun. May kwintas pa po kami para kaming aso pag naglalakad. Kasi kling, 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 gumagana. Sabay-sabay sila. Merong triangle, may kung ano-ano pa. Mm-hmm. Kaya talagang tinapon lahat ng mama ko. Alam niyo po, mas gumaan yung ano namin. Yung magaan yung pakiramdam, yung buhay, na wala yung parang witchcraft, parang ganun po. Yeah. Yun po, kaya ngayon talagang salamat po kami kay Lord kasi sinave po talaga kami ng mama ko. Amen. Sayang lang po namatay yung kapatid ko, pero siguro kung buhay pa siya, baka nasave din po siya. Yun po, yun lang po. Nako, eh mabuti sister eh hindi ka naging ano kasi nangunguha ng asawa si ano eh Ecleo eh. Eh may itsura ka nung araw eh talagang hanggang ngayon naman. Tatapa po ako ng pastor. Hindi kasi di ginugroom talaga nila yon yung mga nagiging asawa nakita nila. Nakita ko nga po yung mga babaeng assistant niya mga sexy po talaga. Oo, magaganda, di ba? Hindi pwedeng pangit, hindi pwedeng mataba. So talagang yun ang mga ano eh no. Ang ibig sabihin ng ano PBMA, Philippine Benevolent Missionaries Association. Tapos ang pumalit sa kanya yung anak niya. No, opo, tapos, mas naging worse pa po. Yeah, inaccuse siya ng pagpatay dun sa asawa niya na doktor. Naalala ko yun, yung balita na yun noong araw. Tapos gusto pa kami dali ng papa ko sa may Surigao ba yun? Doon yung ano nila. Kasi yung lahat daw ng ano? PBMA nandun daw po at maganda daw ang buhay. Sabi ko sa mga ko, buti na lang hindi tayo pumunta doon kung hindi. Ako, Diyos ko. Iba na yung sila natin. Sila yung kulto na tumitira sa isang compound palagi. Nagsasama-sama sila palagi. Yeah, tapos actually naging parang ano, I don't know, congressman pa ata yung anak niya. Apo, naging ganun nga po siya, pati yung nanay po. Yeah, so very powerful sila because of occultism. Opo. Yeah, well, praise the Lord. Ano naman ang difference ng PBMA sa LA Philnas? Ay, iba po. Iba talaga. Mas narado ako po yung talagang na-save po talaga ako ni Lord na lahat ng gagawin ko, lahat ng ano ko talagang siya po yung nangunguna sa buhay ko. Hindi mo naman sinasapa si Pastor Rabe o si Pastor Bert. Hindi. Diba? Yun yung, ano, yun ang malaking difference. No? Yung ang focus ay Panginoon, hindi pastor or church leader. No, kumbaga hindi tayo sumasamba or kumbaga we give high regard to unsa. Well, we respect the leaders obviously, pero hindi kagaya nung reverence natin sa Panginoon. Iba 'yun eh. Iba yung kumbaga kasing iba kaya nagiging occultic kasi tinitake nila yung glory at feeling nila sila na yung Lord. So, yun ang dinideclare nila, 'di ba? So, they manipulate people. Thank you, Sister Jasmine. Napakagandang storya. Alright, sino next? Ay, si Aldrin daw po masasalita. Go ahead, Aldrin. Apo, naalala ko lang po yung sa, yung nga po, nung Katoliko pa po ako. Doon po sa subdivision namin, doon sa, kasi po lumaki po ako sa lola ko eh. So kaming mga binata, mayroong Station of the Cross every Holy Week. So kami po yung nagbubuhat ng cross. Station of the Cross. So, nung na-born again na po ako, na-realize na yung penitensya na ginagawa ng Katoliko, hindi na po pala kailangan natin gawin talaga dahil
God already did it on the cross. Mm-hmm. Si Jesus na po mismo yung kumako na po yung mga sakit, ng mga amen, mga ginawa ng tao. So, yun po yung big ano eye-opener po nung naging born again po ako. And then tukol naman po dun sa idols, as a worship leader po kasi, may panood po akong reel na sinabi ng isang pastor na yung mga minsan yung mga worshipers, yung mga worship leaders or even yung sa worship team, minsan imbis na si God ang wina-worship, they worship. Mm-hmm. Ibig sabihin po, masyado na po silang nakafocus sa production, nakafocus yeah. na po sila, na-idol na po nila yung artist or yung yeah. band. Yeah. So, minsan na po, hindi na po tama yung pag-worship. Dapat po, ang worship lang po si God, audience of one, ikaw nga po. Amen. Amen. So, yun po. Yeah. Same thing din, Aldrin, dun sa, ano, no, sa preachers, no? Sometimes may mga ako nung bago akong Kristiyano, aminado naman ako. May paborito akong preacher. pagka si pastor ganito, nako, ayokong matin. Naantok ako diyan eh. Pagka si pastor ganito, ay, atin ako, okay yan, gusto ko yan kasi nakakatawang pastor yan eh. May ganun ako kumbaga no. Then na-realize ko lang na ang salita ng Diyos kahit sino magdala at kahit sino ang magsabi at magpreach, eh salita pa rin ng Diyos yun. No? Kumbaga, mangungusap at mangungusap pa rin. No? So, yun nga, napansin ko lang na parang ina-idolize ko yung pastor. Parang ganun. So, ganun din, same thing din dun sa ano, kinakwento mo na nakafocus na dun sa production, dun sa worship minister. Diba? So, sana wag natin tanggalin yung focus natin sa Panginoon. Amen po. Alright, thank you, Aldrin. Sino next? Sister Ana Lu po. Sister Ana Lu. Okay, ang sa akin po, very, very guilty of this is the use of cell phone. We say cell phones now is a necessity kasi that's our means of contact, email, text, call. Pero nagagamit din po sa other ways. We abuse it by using it in other ways like online shopping, social media. Ginajustify ko pa minsan, oh, dito na ako I'll just use my phone to do my daily devotional, to read my Bible. Mm-hmm. Pero hindi po yun ang nagiging purpose. So, that's for me po. Kasi amen. Every Sunday, pinadadalan po ako ng how many hours did you use your phone the week? Ng iPhone, no. For the week. Minsan nakaka-dismaya naman po kasi. Pero yun po yung sa akin. Amen, amen. Sa panahon ngayon kasi, kumbaga, as we move forward sa bagong teknolohiya, naalala ko lang noong 90s, pinapagalitan kami ng pastor namin pag wala kami dalang Bible. At palaki yung panong Bible noon eh. No? Sa ngayon, sa panahon ngayon, meron tinatawag na PowerPoint, may slideshow, nandun na yung text, no, meron tayong cellphone, meron tayong laptop, merong iPad. No, honestly ako, I don't mind na nagamitin niyo 'yon, ano, kung lalo na sa new generation kung di sila sanay doon sa text na Bible. Ang problema lang is that sometimes nakaka-tempt siya na magbukas ng ibang app. Alam niyo, halimbawa, ginagamit mo yung iPad mo or phone mo for your Bible. Habang nakikinig ka ng sermon, no? So sabi ng pastor, let's open our text, no? To Genesis 3, ganun yan. Tapos, in-open mo naman yung Bible mo, yung app mo. YouVersion. Tapos, maya-maya, may nag-pop up. Ang problema kasi sa phone, may mga nagpa-pop up. Sasabihin nun, your friend ganito liked your picture. So gagawin mo, i-open mo yun hanggang sa nagbabrowse ka na. Hindi ka na nakinig ng sermon na nainganyo na naman tayo na mag-browse sa Facebook or sa
sa Instagram or whatever, no? So yun lang yung ano, pero if we're using it to stay focused, okay lang naman, walang problema. Pero kung nahihirapan tayo na ihiwalay yung technology, ay nandiyan pa rin naman yung old school, no? Magdala tayo ng Bible at para naka-focus tayo. Diba? Kaya ako sa report, hindi ko sinasama yung ano eh, yung numbers ng uma-attend online, no? Kasi siyempre, meron naman talaga na pag uma-attend online, naka-focus sila, na nakikinig sila. Pero ang problema kasi, pag online tayo nanonood, no, minsan sinasabayan natin ang pagluluto o kaya paghugas ng pinggan hanggang sa nalimutan na natin. Iba pa rin talaga yung nakaupo ka sa Wiley Chapel at focus kang nakikinig sa Panginoon, di ba? At sa kanyang salita. So salamat si Sir Analu sa pag-remind sa amin ng mga ganitong bagay. Alright, basahin ko lang dito, no, bago pumili si Sister Analu ng kasunod niya. Once a year, sabi ni Tita Pepot, mayroon pong prosesyon sa Boni, sa Mandaluyong. Iba-ibang size ng Santo Niño. May, ano to, police costume, may Jollibee costume, naka-Americana, iba't-ibang costume, music, rap. Nakakalungkot kasi yung mga tao, deceived talaga knowing saved sila doing them. Okay, sabi naman ni Sister Rachel, naging basketball player na si Santo Niño. So, ulitin ko lang yung tanong, ano, what can we learn from our failures that God is waiting for us to return to Him? What idols do you particularly want to get rid of? Ayan. So, Sister Analu, sino ang next? Si Sister Janet. Sister Janet. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Sa akin naman po, ano, siguro dahil bata pa po ako nung nakakilala ko sa Panginoon, it's easier for me na i-let go yung mga idols na yan. Though we grew up as Catholics. Pero ang naging issue po sa heart ko is ministry over family. Kasi yung ministry po during that time is malayo eh. So I have to travel Baguio to Tarlac. Tarlac to Baguio. So may point na minsan hindi ko nakasama yung pamilya ko sa pag-church. Hindi ko sila nakakasama. And it breaks my heart. Sabi ko, Lord, paano ba ito? I'm serving you and yet napapabayaan ko yung family ko. Lord, I need wisdom in this. And God, in His omnipotence, omniscience, and talagang He is an almighty God, inayos po niya yun. Kaya ngayon, magkakasama kami pamilya. Kaya lang ngayon, si husband, pinagpo-pray ko na magkaroon po siya ng work ng Sunday. So, yun po. Kung minsan, nadidivide. Hindi Sunday. Yung kasama. Yung baga kumbaga po, yung time. Time of being together. Kasi yung panahon namin is, ano eh. Kumbaga, time will come, our children will have their own families later on. And these moments that we have, gusto ko pong i-maximize yun kasi nga po nung time na ano, lalo na po nung buhay pa yung father ko, ang dami niya kasing errand girl ako ni daddy noon. And so, miski si husband, may mga complaints siya na, oh, ang dami mong ginagawa. Kaya ngayon, pinipili ko na lang po, Lord, what is the thing that I need to prioritize over this? Ano po, Panginoon, yung mas importante? So, ngayon po, I realize God and then family. Yung ministry is pang third na lang po yun. So, yun lang po ang sa akin. If we put anything on top of God, that is an idol. Kaya, wisdom po at understanding yung hinihingi ko po sa Panginoon. And praise God, naayos po niya yung lahat ng bagay. In His time, in His season, He makes all things beautiful indeed. Yun lamang po. Magandang gabi. Amen. Thank you, Tita Janet. Si Sir Janet, ikaw yung di ba nauna na born again sa pamilya niyo? Tama ba? Opo, Pastor. I was 14 years old. Kaya ano yung mga idols, talagang tinira ko rin po yung mga idols namin sa bahay. Kasi parang, wow! Bigla akong naghalit sa mga idols kasi ang dami namin yan. Nasa kusina, nasa kwarto, nasa lahat ng sulok ng bahay. Merong kung ano-anong mga marami po. Pero by God's grace, napakabuti po ng Diyos. Dahil even si Mami po yung
hirap na i-let go yung mga idols niya. Kasi siya po yung talagang bumili ng mga bagay na yan. And then later on, nung lumipat na po siya ng bahay sa Tarlac, sabi niya, anak, bahala ka na rito, bahala ka na kung gusto mong gawin. So, inano ko na po yun. Sinako, binauna po sa lupa. Kasi ang talaga namang Diyos po natin ay nasa ating mga puso. At tunay na nga gumagawa po siya ng mga bagay na napakaganda po sa atin. Yeah, so, naalala ko lang kasi na kinakwento nila Bay, nila Jess, nila Joanne. Ikaw nga yung parang ano, unang nakakilala, unang na born again sa pamilya nyo. Yeah, naalala ko lang. Yeah, thank you. Thank you si Sir Janet. Siguro mas harder kay Mommy kasi may edad na siya, matagal na siyang Catholic compared sa inyo na mas younger pa. So thank you Sister Janet. Sino next? Pastor Bert po, Pastor. Pastor Bert. Fresh from Maui, Hawaii. Hey. Po. Salamat po, Sister Janet. Ganun din po siguro eh, kamukha ko rin yung kay Sister Janet. Ako rin yung unang na born again sa family. 12 kami. So I'm the first naging Kristiyano. So mahirap. Pero before that, yung failure siguro na nakagisnan natin, ano? Yun nga, nasabi ni Sister Janet na napakaraming mga Diyos-Diyosan, no? Kami, napakarami. Iba-ibang klase na meron pang isang Diyos na napakaraming mata. mga santo, mga chok yun eh, o mga may kahoy, may semento. Meron pa yung ano, yung Eyes of Christ. I don't know kung alam niyo yun na kahit siyang kapumunta eh, tinitingnan kanya. So, ako po yung nagpapasalamat na tayo ay na nakabalikwas, tama ba yun? Balikwas o nakahahon dun sa maling paniniwala po natin na nakagisnan natin na alam natin na may katotohanan pero hindi ang tunay na katotohanan ang mga tinuturo. Nung bata po kami, siguro mga ano pa lang ako noon, 6 years old or 7, nagme-memorize na po kami ng mga ano, yung mga katekismo. Sumasampa kami sa mga bangko at nagre-recite kami sa mga madre o yung mga manang. And then nagbubuhat din po ako rin ng ano noon, ng mga yung tawag sa amin limbon eh, yung si Virgin Mary o kaya na pinapasyan namin. Iniikot namin sa ano sa daan sa isang bloke. Tapos yun yung sinisilong namin sa mga bahay-bahay. Pero ang intention ko noon, yung ano lang yung orange juice. Kasi sunny orange. May orange juice at saka pansit eh. Kaya sumasama ako noon sa ano yung limbon. Well, yun na malaking bagay na Panginoon eh, tayo tinawag niya talaga, pinili niya. At tayo nakawala dun sa maling katuruan na yon. At yun nga, later on, sabi nga ng salita ng Panginoon, the truth shall set you free and the word of God will not return void and it will not accomplish. Amen. What is its purpose. So yun, and I claim all the promises ng salita ng Panginoon. And even sabi nga na if you believe and your entire family will be saved. Yun, most ng pamilya ko ay nakakilala sa Panginoon. Yan ang pasalamat ko. Amen. Kami ay nakagulapos sa kuko ng kasalanan at ng sa mga hindi katotohanan na tinuturo ng dating reliyon na aming nakagisnan. So, yan po na sa konting kwento ko na aking buhay. Salamat po at
Ito po, Sister Elby. Gusto na pong mag-share. Eh. Go ahead, Tita Elby. Yes. Go ahead, Tita Elby. Good evening po sa lahat. Ako po ay parang ganun din eh. Kasi nanggaling po ako sa... Halo-halo. Sakado po ako mix ng... Yung kung site ng mama ko is Catholic and dad ko is Methodist. But Methodist sila. We grew up po sa Sunday school. Malalit pa lang kami. Pero kala ko po yun na po yung tama. Kasi wala naman po silang pinagkaiba eh. Yung Catholic merong idols, pero yung sa Methodist, walang idols. Pero halos parehas lang po eh. Kasi parang wala pong change. Yung buba pag tayo po eh naborn again, merong change mangyayari sa buhay natin. Kala ko po yun na po yung tama. Kala ko okay na yun. Yung Sunday school hanggang sa lumaki ako na alam ko na nagsa Sunday school ako, kilala ko si Jesus, pero hindi ko po siya kilala as my personal savior, my Lord, o siya po yung sumagip sa aking mga kasalanan o sumagot sa aking mga kasalanan. Hindi ko po alam na siya yung nagbabago ng buhay. So, at one time po, nung dumating na po yung panahon na nawala na po yung lola ko, kasi po yung lola ko talaga yung nagpursigi sa amin na magbasa ng Bible, pumunta sa mga Sunday school. So, siya po yung talagang nagtuturo sa Sunday school. So, kaya po kami napapunta. Pero hanggang sa lumaki po ako, hindi ko po nakita yung pagbabago sa mga kasamahan ko sa bahay kasi lumaki po ako sa lola ko. Ganun pa rin. May vices pa rin, sabi ko. Nung naging born again po ako, nung meron pong isang katrabaho ko na nag-share sa Panginoon, parang thirsty po ako. Parang kailangan kong makilala talaga si Jesus. Yung, kasi alam ko lang siya by name. Hindi ko siya alam na personal. I thought, kala ko, kilala ko na si Jesus. Yung mga ginagawa. Parang pareho lang po ng Catholic. Yung mga dati nilang ginagawa, walang pagbabago. Nandun pa rin po sila. Nandun pa rin po yung mga nakagawian mong gawin na hindi tama sa Panginoon. So, growing up po nung mayroong pong nag-invite sa akin na pumunta sa isang church. First day lang po talagang natamaan po ako. Sabi ko, sabing ganun, eh... Tamaan, kidlap? Hindi. Yung ano po, parang tinanggap ko po agad ang Panginoon. Sabi ko, ngayon talaga ito yung tunay na Diyos. Ito yung tunay na nagpapabago. Itong tunay na nagbabago ng buhay. So ako po yung first na naborn again sa family din, sa side ko. Ako din po yung nag-share sa mga uncle ko, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, sa mga pamangkin na kaya po napaka malaking biyaya ang nagagawa ng isang ano po, isisingit ko lang po yung discipler na nag-disciple po sa akin yung ka-office mate ko. Hindi po niya ako iniwanan, hindi po niya ako tinigilan hanggat hindi ko po nakilala ng tunay ang Panginoon. Kaya ngayon po ang fruits, nakikita ko po, boyfriend ako, nagka-asawa po ako, si Pastor po yun. Ayun po yun. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binago niya po talaga yung buhay ko, talagang malaki pong changes. Kasi doon ko nakita na ang tamang hindi ko po sasabihin na tamang religion, tamang relasyon sa Panginoon. Ang magkaroon ng tamang relasyon ay magkakaroon ka rin ng tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Yun lang po. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Haba. Amen. Mahalo. Mahalo. Mahaba, mahalo. Okay, so I'll be seeing the next ang gusto mo. Si Tita Mini. Tita Mini. Mahalo. Hello. Aloha. So yung sining idols, diba, yun ang question. So nung bata kasi ako, maaga kasi ako naging Christian eh. So I experienced some Catholic beliefs, yung mga procession. Actually nung time noon, kaya naman ako sumasama sa prosesyon, hindi dahil sa prosesyon, dahil sa pagkain. Kasi after nun, may mga putok o chinta na binibenta sa ano eh, sa La Loma, Quezon City, sa Canlaon. So,
But my mom is like, talagang nag-ano siya, nagpo-pension. Tapos talagang maagang-maaga nagsisimba kami. Pero as I grew up, I came to know the Lord. Talagang dinevote ko yung time ko sa Lord as a young person. Then eventually, ngayon na. So I think one of the idols that I can consider is like right now is yung I'm having a hard time. It's just like what Ana Lu said is yung tawag dito, yung pag-shopping siguro. So ang solution kong ginawa is I remove some apps na talagang alam mo yon, it's not helpful. And that would really help me. Kasi ang tricky part kasi para sa akin doon, when I get a good sale, parang wow, nanalo ako, parang ganun. Pero the truth is, hindi ka naman talaga nanalo. So, that's one of it na idols and if I, and pag siguro sa work, you know, try to give a balance of everything that you do, lalo na pagpasukan kasi there's a lot of things I do in, sa work, sa church, and everything. But the most important time is like to really spend time sa Lord in the morning to pray and to have a devotion every day because it really nurtures me and it really inspires me and keep me going as a Christian. Because that yun talaga yung nagtumutulong sa akin to fire me up to continue with the Lord and to serve Him. Kaya nga, huwag magpa-distract sa temo daw. Yun lang po, praise the Lord. Amen. Tama na ito. Kasi minsan gigisingin ka eh, madaling araw eh. Love, nakatipid ako. Nakatipid ako ng 250. Sabi ko, di mabuti, nakatipid ka, nasaan yung savings mo? Hindi, imbis sa 500, 250 lang babayarin ko kasi 50%. Oh my gulay. At nako, iwas-iwasan ng online shopping, mga kapatid. Hindi masama yan, pero kapag pagkapalagi. Kala niyo, nakatipid kayo ha. Anyway, Sister Mini, na online shopper, sinong gusto mong next? Hindi pa. Sila Rachel? Rachel, available ka ba? Opo. Ako po, I think sa modern time po is yung mga idols natin, lalo na po sa mga kabataan, will be yung mga games, gano'n, yung social media, gano'n po. So, ayun po siguro yung most of the time yung kumakain ng oras ng mga kabataan. And marami po kasi nangyayari sa social media tsaka sa games, kaya po parang naiinganyo ba sila. So, yun po, kaya po kailangan ipag-pray at gabayan po natin yung mga youth and mga young adults po natin. So yun po, and I praise the Lord po kasi po ano, lumaki po kami na sa Christian family po, both sides. So ano, and hindi lang po Christian kasi di ba po may mga Christian naman na parang hindi naman priority yung every Sunday na pupunta kayo sa church. Parang minsan available lang gano'n, napupunta sa church. So maraming nagpapasalamat po ako sa Lord dahil ininstill po talaga ng ni Mama at Papa sa aming magkakapatid na every Sunday gigising tayo ng maaga at magsaserve tayo sa Lord even every Wednesday gano'n po. And then every Friday, magpa-practice kami for praise and worship. So, malaking pasasalamat po talaga na lumaki po kami sa Christian family. And then, kasi po ano eh, doon din po papasok kasi ako po nung pagdating ng college, ano, sa Fatima na po ako nag-aral. So,
na-appreciate ko po kasi parang sa service po ng Catholic, parang kung ano-ano po yung ginagawa ba, ganun. Tapos parang hindi ko mag-gets, ganun. Kaya nakaupo lang ako. And then I appreciate kasi parang sa pagiging Kristiyano po, hindi komplikado, hindi ni-require ng Lord na maging komplikado para purihan siya at sambahin siya. So yun po. Amen. Thank you, Sister Rachel. At FYI, no? Hindi lang si Sister Rachel na pinanganak na hindi na dumaan ng Catholic. Si Tita Feden, hindi na dumaan ng Catholic. No, I think si Faith din, hindi na dumaan ng Catholic. No, correct me if I'm wrong. No? Meron pa ba dito na hindi na dumaan ng Catholic? No? Well, praise the Lord sa inyo. At although, sa mga dumaan naman sa Catholicism, at least you get the glaring comparison kung ano yung tama at hindi, di ba? Kumbaga, anyway, si Sir Rachel, sino ang next? Si CJ po. Ah, hindi pwede si CJ. Naka-listening siya. Okay po. Si... Tita Rose po, kung pwede po. Tita Rose, pwede ka ba? Pwede po. Magandang gabi po ulay sa inyong lahat. Ako po ay talaga pong dumaan po sa Catholic. Actually, lumaki nga po ako na, I mean, nag-aral po ako ng elementary tsaka high school. Lahat po Catholic school ang pinasukan ko. Ang mga nuns po ang mga principal po namin. And natatandaan ko rin po nung kahit nung maliit pa po ako, dinadala po ako ng mami ko sa pagnunovena po sa Mother of Perpetual Help. Kasi po, sabi po niya, ako raw po ay hiniling po niya doon. Kasi po, bago po siya nagbuntis sa akin, nakadalawang miscarriage po siya. And lagi po niya sinasabi na ikaw ay magpasalamat sa mahal na po sa kaya po siya nagnunovena. Dahil ako daw po ay wala, hindi raw po ako mabubuo kung hindi dahil po sa hiling niya. And ako rin po, personally po, nagdolovina na po ako kay St. Jude naman po noon, every Thursday. Dahil po noong nasa Katoliko pa po ako, hindi pa po namumulat yung mga mata ko na, yung akala ko po yun ang tama. Kasi yun po ang nakalakihan ko. And then every 6 o'clock po ng hapon, paluluho rin po kami ng mother ko. Kasama po niya, kasama ko po yung dalawang kapatid ko, nagro-rosary po kami every 6 o'clock po ng hapon. Araw-araw po yun. And naalala ko rin po yung, nauso po yung pag isusuot po ng scapular. At saka po yung, noong elementary po ako, yung po, parang bracelet po siya na parang rosary po, maliit, pero bracelet po siya. At yun po ang nakagisnan ko. Actually, nag-El Shaddai din po ako. Na parang, noong nandito po ako sa States, pakarating ko lang po, na sabi po, dadating po si Brother Mike. Talaga po na-excite po kami ng mga isang ilang kaanak po namin, na para pong, you know, yung founder ang mag-preach. So, parang bilib na bilib kami noon. Kaya, noon po, nung dinadala na po ako ni Dave sa Christian Church, nung una pa po, nanlalaban ang loob ko. Tapos, nag-away po kami mag-asawa. Kaya po, hindi po namin uusapan po masyado ang relihiyon noon. Sabi ko po, respetuhin mo ang aking nakagisna reliyon dahil nire-respeto ko rin sa iyo. So, ang sa akin noon, parang ang pakiramdam ko, it's about religion. And ganun din po sa family ko. Na ngayon, ako naman po ang, kumbaga, nagpapaliwanag sa kanila na hindi naman to reliyon, hindi mo pinipili. Hindi ibig sabihin na pinipili mo yung reliyon, pinalita mo. Hindi, ang pinipili mo yung relasyon mo sa Panginoon. Pinipili mo mas magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi po ang ano po nila, ang paniwala po nila, pag nagpa-baptize ka, ibig sabihin, nagpalit ka na rin. Hindi po yun. At sa katunayan po, kahit po sa, ngayon ko po na napag-isip-isip talaga po, at saka na patunayan po na
yung po nakagisnang ko lahat, pati po yung pagpo-procession ko po. Sumasama po ako sa procession. And then, yun po eh parang panata na taon-taon. Tuwi pong Mayo, meron po kaming, ang tawag po eh, alay. So, ang nag-aalay po kami ng bulaklak, tapos kandila, palitan po, sa mahal na birhen po ng Nuestra Señora de las Flores po. So, which is, ngayon ko naisip, wala naman pong kabuluhan na yung inaalayan nyo, salib na ang alayan nyo po ay Panginoon. Hindi po kailangan dumaan kung kani-kaninong santo na wala naman pong buhay. Hindi po kumikilos sa ating buhay yon. Kahit po anong dasal po natin, pagpapahid ng panyo, paghalik po sa paa ng mga santo, wala pong kabuluhan yun. Kasi po, ano lang po yun eh, sa pong rebulto. Ngayon, sabi ko nga po, na i-compare ko po yung teaching po na, akala ko nga po yung Ten Commandments noon, yun po ang original eh, na lagi po sa Catholic school, nire-required po kami, talagang pinapa-memorize, tapos every month po, meron po kaming, pag nagmimisa po, talagang pag first Sunday po, talagang required po kami mag-attend, tapos may Holy Rosary, tapos po yung Station of the Cross po, talaga pong inaatin na namin yan, mga iba pa pong ritual. So, ngayon ko po napatunayan na hindi po pala tama yun. Hindi po, wala pong kabuluhan yun. Isa lang po ang ating Panginoon na dapat purihin. Actually, noon pong minsan libing po na nag-attend po kami ni Dave, unknowingly po na siguro nakasanayan ng bibig. Kumbaga, kumakanta, tinapik niya ako. Hindi ko na realize yung lyrics tungkol po sa ano, parang pagpe-praise po kay Mama Mary. So tinapik po niya ako, tapos tinuro niya, kasi may mga katabi po kami Katoliko, may hawak pong kumbaga binigay po sa amin yung lyrics. Itinuro niya yung lyrics sa akin na, oh, bakit ka kumakanta? Parang ganun eh. Eh parang sabi ko, oo nga no. Tapos huminto po ako sa pagkanta. Sabi ko, oo nga no. Sabi ko ganun, si Mama Mary na pala yung inaano nila, hindi yung Father God. So, yun po, malaking bagay po na nakita ko po ang kaibahan at mas naririnig. Mas na, ngayon po, mas nauunawaan ko po yung dati ko po nakagisnan ay hindi po tama. Pero sa atin po naman, nirerespeto po natin ang ibang relihiyon. Kasi ang panalangin lang po natin, sila po ay mamulat din at madala po natin. Actually, ako po ay pangatlo pa lamang sa ano. Ako po ang naging pangalawa sa pag-attend po ng Christian. Yung una po ay yung aking inaanak, tapos po ako, tapos po si Lester. Pero sa lahat po ng membro po ng pamilya namin, nasa Katoliko pa rin po. Na ang akin po yung dalangin ay, kaya po lagi po panay po ang aya ko sa aking mga, kahit sa aking mga magulang at mga kapatid, at sana po ay sila po ay madala ko po sa simbahan po natin. Yun lang po. Ah, isa pa po pala po, yung po palang pagdadala po sa mga bahay ng Santo Niño, nakita ko po ako po mismo na minsan po ay may iniakyat pong Santo Niño po sa amin, sa isang kamag-anak namin, na ang sabi po nga ay may milagro yung Santo Niño. Talagang hindi ko po alam kung dahil sa naghahawak, pinapasayaw po nila ang Santo Niño sa kanilang mga palad. Kaya sabi ko nga po, ang galing naman, sabi kong ganun. Kasi po, noong panahon po na yun, ay bata pa po ako. Kaya sabi ko, para pong naniniwala ka, nakukumbinsi ka. Pero mali po yun. Sa tingin ko po ay, tao lang din naman po ang gumagawa ng riboto. Kaya po, wala pong ano, ang Panginoon ay buhay yan. Kumbaga, kikilos sa'yo, pero kahit anong panalangin mo po o ano, nabubulagan lang po ang karamihan po. Yun lang po. Salamat Amen. Po. Amen. Sumasangayon ako kay Sister Rose, no? Sabi niya, dapat irespeto natin ang paniniwala ng iba, no? Mahal din natin ang mga kapwa nating Katoliko. In fact, madami tayong kamag-anak. Ang nanay ko ay Katoliko, ang kapatid ko ay Katoliko. Maraming malapit sa puso natin na Katoliko.
At kung ano man yung kanilang pinaniniwalaan ay ginagalang natin. Ngunit, yun nga, patuloy tayong nananalangin na sana mabuksan ang isipan at mata nila na makita yung totoo at makilala yung tunay na Diyos. No? Bilang respeto nga, pero sabi nga, the truth hurts. No? May isang araw, may realization ako eh. Na-realize ko, kasi kinukwento ni Jasmine kanina, no, yung about occultism. One day, I just realized, na-realize ko lang, no? I might be wrong, but sabi nga, the truth hurts. Sa mundo na to, isa sa pinakamalaki or maaring pinakamalaki na kulto ay ang Catholicism. Kumbaga, pasado lahat doon sa ano eh, sa criteria ng occultism, no? Run by one person, alam mo yun, and manipulated by beliefs and wonders and miracles and so on and so forth. So at nailalayo ang focus sa Panginoon, no? So kumbaga na-realize ko lang, oo nga, ano, kumbaga, and I might be wrong, but that is my perception, that is my belief, no? Maaari may makarinig nito, masaktan na, no, but you, why are you accusing us of a cult, no? Pero if you will look closely doon sa mga classification ng pagiging kulto, eh lahat pasok, kumbaga, parang ganun, no? So, kaya let's continue to pray for our brothers and sisters na nasa Catholic, no? And let's continue to love them. No, walang hatred, walang bashing or whatever, no. But if you need to speak the truth, that is the truth, no. Pero syempre, you will not go to their place and tell them, "Oh, kayo kulto kayo," whatever ganun. Hindi naman ganun, no. It just so happened that we are intellectually discussing it and categorizing everything. So, yeah, we can safely categorize na ganun nga, no. And that is the truth. So somehow the truth hurts, pero and as the truth slap us at it is being shoved sa ating neck, eh dapat ipaglaban natin sa panalangin na Panginoon, sana mabuksan ang mga mata ng mga kapatid namin at makilala ka ang tunay ng Diyos. Amen. At saka naalala ko lang nung Catholic ako, although hindi naman ako practicing Catholic, no, member ako ng Marian Youth Movement, naglilipat ng Fatima every Sunday. I claim to be Catholic kasi by default pinanganak kang Catholic, nakalagay yun sa ano mo, sa birth certificate, at nabaptize ka sa Catholicism. Pero to be honest, for the first 20 years of my life, I can say that I was spiritually dead. No, wala akong nararamdaman, wala akong Diyos, ang Diyos ko sarili ko. But when I came to know the Lord, yun talaga, na-realize ko na I belong to this God, and He made me, He's there to bless me, to love me, to have a relationship with me. So yun difference. Naintindihan ko ibig sabihin na pag-ibig, kaya natuto kong umibig ng mga tao. Alright, so I hope we can allow everyone to speak, no? But it's already 9:28 as usual. Ni-stop natin yung ating discussion every 9:30 kapag ka-upper Zoom prayer gathering. At tayo ay dadako sa panalangin. So, share ko po sa inyo ang ating panalangin. Maraming salamat po, Tita Pepot, sa lead sa amin sa napakagandang at napaka ano, controversial na topic, no, at na devotion. Right, manalangin po tayo. Ihanda natin ating mga puso at humarap po tayo sa ating Panginoon ng may galak, at tayo po ay manalangin, magpuri po sa Kanya. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at kayo po ay patuloy na Diyos na nakatayo, hindi kagaya po ng ibang Diyos na nagpapanggap mga tao na hindi naman Diyos, mga santo na gawa sa chok,
o gawa sa kahoy o semento. Kayo ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kayo ang tunay na Diyos na gumawa sa amin, nagmamahal sa amin, at nangangalaga sa amin sa pang-araw-araw. Tinataas sa amin ang pangalan niyo, Panginoon. Panginoon, nais po namin humingi ng kapatawaran at napag-usapan namin na sinusurrender namin lahat ng mga idols namin, hindi lamang yung mga daging idols namin na nakagaya ng mga ribulto o ano pa man. Idol na ibig sabihin, Panginoon, na kumukonsumo ng aming oras, ng aming panahon, ng aming atensyon. Sa gabi na to, numingi kami ng kapatawaran sa inyo at inilalapag namin lahat ng mga inuidolo namin, maring tao, bagay, teknolohiya, pagkain, or ano pa man na umaagaw sa inyong atensyon. Naway patawarin niyo kami, humingi kami ng kapatawaran sa inyo. Naisip man namin, nasabi man namin, o nagawa namin. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapala sa amin, sa lahat na na-receive namin na blessing sa aming pamilya, sa aming personal na buhay, sa aming simbahan, at patuloy pang marireceive na blessing sa inyo. Lalong-lalo na ang proteksyon sa aming simbahan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga sumusunod na dalangin ay tinataas namin sa inyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang sumagot sa aming mga panalangin. Panginoon, una tinataas namin si Maricris Miliera, na kung saan meron po siyang cancer. Dalangin namin, Panginoon, na pagalingin niyo po siya. Complete healing po ang inihiling namin sa kanya. Ganoon din, Panginoon, ang patuloy na pagpapalakas ng loob, pagpapagaling kay Noah de Guzman, yung bata po, Panginoon, na may bone cancer. Kayo po, Panginoon, ang mag-aruga sa kanya, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga attendees mula 98 hanggang 111. Ang mga Ruiz, Panginoon, dalangin namin ang mga Ruiz sa inyo, si Aileen, si Daniel, si David, si Evan. At ganin po, Panginoon, si Alicia, Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo po silang pagpalain bilang pamilya, palaguin sa kanilang spiritual na buhay. Patuloy niyo po sila ngayang lumago sa aming simbahan. Ingatan niyo po si Evan, Panginoon, sa araw-araw. Huwag po siya masaktan, Panginoon, ang mga magkapatid, Panginoon, sa pagbalik nila sa eskwela, Panginoon, dalangin namin na inyong pag-iingat. Ganun din si Daniel, Panginoon, yung matagal niya nang hinihiling sa inyo, Panginoon, dalangin namin na may isa katuparan ito, Panginoon. Pagbarain niyo po si Aileen na palagi pong tumutulong sa piging, Panginoon. Ibalik niyo po sa kanya, siksikliglig at umaapok, Panginoon, ang kanyang mga pagtulong. Dalangin namin, Panginoon, sa inyo si Kuya Edward sa Layaw na uuwi na, Panginoon, sa July 31. At makikita po namin siya muli, makakasama namin. Salamat sa matagumpay niyang paglilakbay sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin ng safe travel para kay Kuya Edward. Tinataas namin, Panginoon, si Tina, San Benaventura, ganun din si Max at si Naomi Sky. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po sila na may makakilala si Max sa Panginoon, sa inyo, Panginoon. I-reveal niyo po ang buhay niyo at sarili niyo po, Panginoon, kay Max. Ganun din po si Naomi, madala po, Panginoon, ni Tina ang kanyang anak sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Sister Eva, Panginoon, lahat po ng karamdaman ay pawiin nyo. Lahat po ng emotional stress ay tanggalin nyo, Panginoon. Dalangin namin yung kanyang mga anak at mga apo, Panginoon, na ingatan nyo rin. Patuloy po kayong magpalago sa kanya, sa kanyang buhay spiritual, Panginoon. We pray for Sister Nancy, Lord God, and also kay Kuya Rick. Pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, patuloy niyo pong palaguin sa aming simbahan. Naway, Panginoon, bigayin po siya na marami pang panahon, Panginoon, na makapagsimba, Panginoon, at para po makasama namin sila. Tinataas sa aming Panginoon sa inyo sila. Si Vita, Panginoon, dalangin namin na ingatan niyo po siya. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po siya na napakagandang kinabukasan, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng magandang pamilya ahead of her, Lord God. Ihanda niyo po, Panginoon, ng tamang tao para sa kanya.
Dalangin ko rin, Panginoon, si Mau, Panginoon, si Sofia, ganun din si Dennis. Maraming salamat, Panginoon, sa trabaho, bagong trabaho na binigay niyo kay Dennis, Panginoon. Patuloy po lumalago ang pamilya nito sa pamamagitan ninyo, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po sila palagi, huwag niyo po silang hayaan masaktan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po sila na makapagdala pa, Panginoon, na maraming kaliluwa sa inyong paanan. Tinataas sa amin sa inyo mga Valdez, Panginoon, si Pastor Bong, dalangin din namin si Karen, Sister Terry, Panginoon, na meron na maging benign po, Panginoon, yung kanyang cyst sa kanyang face area. Dalangin din namin, Panginoon, na kagalingan sa kanyang balakang, sa kanyang mga iniinda, Panginoon, physically. We pray for Karen, Lord God, for continuous spiritual growth, Lord. We pray for Pastor Bong, Panginoon, na patuloy niyo pong gamitin na pagpapala sa aming simbahan. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ay po magbigay ng pabor sa mata ng kanyang boss, Panginoon. And we pray for Sister Tess, Panginoon, and Brother Eric. Dalangin na, Panginoon, na kayo po ang maghikayat, Panginoon, na makapagsimba po sila muli. Dalangin na, Panginoon, na pawiin niyo, Panginoon, ang mga agam-agam at kayo po mag-ayos, Panginoon, na kung ano mang gusot. Dalangin na, Panginoon, gamitin niyo po ang simbahan, maging pagpapala po sa kanilang mag-asawa. Maraming salamat po sa kapangyarihan ng panalangin, Panginoon. Sa pagkakataon ay panalangin lahat ng aming mga members, Panginoon. And we pray for the LA campus, Panginoon. Ang First Church of the Nazarene English, ang Filipino Church, ang Iglesia del Nazareno, ang Arise Mission at ang Praise Korean. Sister Faith, kindly pangunahan mo kami sa panalangin sa Church of the Nazarene. Lord, we pray for the Church of the Nazarene. Lord, we pray for our GSK, our General Superintendent, BC, Crocker, Chambo, Sunberg, Daniels, and Sarmiento. Lord, we thank you, God, for appointing them, God, and we pray for your wisdom, your strength, your grace to be upon them, God, as they oversee all the churches, God, in different parts of the world, Lord. I pray that you would refresh them as they refresh other people, Lord. We also pray for our DS, Mark Lehman, Lord. I pray for his smooth transition. I pray that you would give him wisdom to supervise God or to lead God, the entire congregation here in LA, Lord. I pray, God, that bless his family as well. I pray, God, that he will not have a hard time adjusting and he will be able to, alam mo yung makuha niya agad yung rhythm, God, sa nangyayari dito sa LA, Lord. We pray even for the board of La Filnas, for Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Gurley, for Rachel, for Tita LV, Lord. I thank you for just putting them in position. I thank you for their heart to serve. I pray, God, that you would also give them wisdom and knowledge and understanding, God, especially, God, yung mga decisions that our church will take on, God, this coming year. And I pray also for our La Filnas pastors, for PJ, for PN, for PB, PR, and PQ, Lord. I pray, Lord, that you would continue, God, to reveal yourself to them. I pray that you would meet their needs, Lord, as they take care of other people, Lord. May you give them strength and good health and wisdom. And I will even extend your blessings sa family nila, Lord. Keep them protected from all the plans of the enemy, against all the schemes of the enemy, Lord. Keep them safe. And we also pray for the other congregation, for the English congregation, for Pastor Josue, Michael, Dan, Pedro, Angela, Wei. For the Spanish congregation, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. For the South Korean, Kisun Lee and Moon Hyo Lee. For North Korean, Jong Won Lee and Hae Suk Lee. And also for the MCB staff, Star, Curtis, and Nick, Lord. We also pray for these leaders, God, that you would bless them in their respective congregations. Lord, we also pray that you would bring growth. And I pray, Lord, that you would I pray also for unity, God, among the different congregations here in LA, Lord. And I pray that you will be one, just like what you said in your word, that people will know that we are your disciples based on how we love one another. So
We pray that your love will bind the different congregations, and I pray for every congregation to grow, not just in quantity, but also in quality of disciples. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat. Let's continue to pray for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. For complete healing, Sister Giselle, kindly lead us. Thank you. Lord, thank you for tonight, for this gathering that we are able to pray for one another, Lord. We are praying for these people, Lord, for complete healing. We pray for Bob. May you remove the tummy cramps that he is experiencing right now, Lord. And we also pray for Ning Ning. We just also lift up to you her right jaw pain, Lord. May you remove this, Lord. And we also pray for Mary Chris, Lord. We just pray for complete healing for her, Lord, and may just sustain her, Lord, with strength and whatever she may need, Lord. And we also pray for Tita Analu. Thank you so much, Lord, that her surgery went well. And we just pray for a fast recovery for her leg, Lord. We also pray for John Noel for skin allergy, Lord. May you remove this. May you remove all the irritations that he is experiencing, Lord. And we also pray for Greg Garman. We also pray for complete healing upon him, Lord. And may you always sustain him with strength and whatever he may need, Lord. And we also pray for Tita Terry. We pray that her cyst will be removed and that this is benign, Lord. We just lift this up to you, Lord. And may you also heal Leonila Villaflor from enlarged heart, Lord. We pray that her meds will take effect, Lord. I also pray for Leonila Lopez, Lord. May you heal her eye problem. And I just pray that it will not get worse, Lord. May you just remove any irritations that she may be experiencing, Lord. And we are praying for Patrick Noel, Lord. Nothing is impossible with you, Lord. And we just pray that he will be able to walk and attend your church with his family, Lord. And lastly, we pray for Tita Fepot as well, Lord. I pray for a continuous healing from her cataract surgery. And may this be a fast recovery as well, Lord. Also, we pray that you will continue to provide for them in whatever they need, Lord. Especially financially, we just lift up to you all the expenses related to their sicknesses, Lord. Bless them and sustain them, Lord. We believe that you are the greatest healer. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Thank you for complete healing from cancer. Sister Josie, kindly lead us. Thank you. I'll just pray for the complete healing from cancer. Lord, we pray for the breast cancer of Edna Laberinto. We pray, Lord God, na pagalingin niyo po siya. Panginoon, ganunin po si Ricardo Madrid, tatay ni Noel. Go ahead, Tita. Tita Josie, go ahead. Hello? Naka-mute pala ako. Go ahead, Tita Josie. Lord, patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Complete healing from cancer. Pinagpe-pray po namin si Edna Laberinto sa breast cancer, Ricardo Madrid, lung cancer, Elsa Raimundo, lymph node, Noah de Guzman, bone surgery, and Eli Herradura, complete healing. Lord, nilalapit po namin ang sumusunod ng mga kapatid namin ito sa pananampalataya, Lord. Dalangin po namin na ilagay mo sa kanilang mga puso, Panginoon. Mahal mo sila, Panginoon. At mayroon pa po silang pag-asang gumaling dahil sa iyo, Panginoon. Lord, ipuin mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, Lord, at lakas ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon.
Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang all-knowing God. Alam mo ang lahat, Lord. By His wound, we are healed, Lord. At ikaw ang aming Jehovah Rapha, our great healer, Lord. I'm hungry. Salamat po, Panginoon, dahil bibigyan mo sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Lord, gaya ng mga pinagaling mo, Lord. Sila man po kami ng ipagagaling mo in Jesus' name, Lord. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang complete healing na ipagkakaloob mo sa kanilang lahat. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Josie. For personal supplication, like to ask Allison for a special favor, mga requests. Lord God, salamat po sa gabi. We pray, Lord God, for my summer classes. I pray na maipasa ko ito, na maging, na madalian lang po ako sa mga babasahin ko at sa mga test, following test ko po, and na makuha ko po yung mga kailangan ko for the fall, fall classes. We pray for PJ, Tita Mimi, Brielle, and Gianna for safe travel sa San Diego. We pray for Kuya James and John Baguio for safe travels. For Lester, we pray that you will guide him to pass his licensure exam. May you guide Darren for CBEST exam, Daniel for green card, Lord God, na every process will be smooth, that you will touch it, Lord God, and you will control everything, Lord God. We pray for Ate Mavi's pregnancy, na hindi po siya mahirapan sa pagbubuntis niya, and lalo na po at palapit na po siya, Lord God. Mag-deliver, we pray, Lord God, that you will keep her and the baby safe until labor time na po niya. And we pray for Kuya Derek's DMV test na mapasa po niya, Lord Jesus. And we pray for Joshua. We pray na makuha po niya yung mga documents na kailangan niya. You will give him the job that ma-appreciate niya, and you think na maggamit niyo po siya, Lord Jesus. And we pray for the place that he will be able to stay in, Lord Jesus. May you provide all of this. We pray for Ivan de Rosario and Job for to mature in Christ and the direction in life, Lord Jesus. You're the only one who knows what's in their heart, Lord God. And we pray, Lord God, na patuloy po nilang makita, Lord God, na that you are moving in their lives, that you are the hope that they need, and you are the Savior, Lord God, that could give them the salvation that they need, Lord Jesus. And we pray for Stephen Marana. Now, may you give him the work, Lord Jesus. Overall, I pray that you will proceed to work in our lives, to work in everything and every step that we will be doing. May you pave our path, Lord God, the path that you want us to go through, the path that you have planned for and promised for us, Lord Jesus. That despite of hardship man ng path na yun, Lord God, na malalagpasan po namin because of you, and we know that there is a reason, Lord God, of you molding us through it. And this is we pray in Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Allison, for connecting events, evangelism, discipleship, and missions. Justine, kindly lead us. Thank you. Heavenly Father, we pray for connecting events, evangelism, discipleship, and missions. Lord, we pray for the mid-year annual prayer and fasting, Lord. Lord, we thank you that that we have this opportunity to take time to
be closer with you, Lord. We pray, Lord, that this will result in a lot of fruits, Lord, that we would come out closer to you and have a clearer understanding of what you want us to do, Lord, for your glory. Lord, we also pray for the pastor's kids' retreat in Point Loma on July 27 to 29, Thursday to Saturday. Lord, we pray that this will be a fruitful event, that the pastor's kids will learn more about you, Lord, that they would grow closer to you. And we pray that you would keep everyone safe there, Lord, at that event. We also pray for ministerial coaching initiative on the same day. Lord, I pray that you would give everybody guidance and that this would be a successful event. We also pray for the kids' VBS on August 5, Saturday. Lord, please keep all of the kids safe during the event, and we pray that they would know more about you, Lord, that everything would go smoothly, Lord. Lord, please don't let any plans of the enemy from prospering. Please protect everybody, Lord. We also pray for leaders, workers, volunteers, General Assembly for Team Building Part 2 on August 11, Friday, 7 to 10 p.m. at the Wiley Chapel. Lord, we lift this up to you, Lord. We pray that this would be successful and that this would help us in our ministry so that we may better serve you and give you all of the glory, Lord. We thank you for these connecting events, Lord. We pray that these events will win more souls for your kingdom and give you all of the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Justin. Let's move to our popcorn prayer. For other supplications na hindi nabanggit, anyone can pray. You may start now. Thank you. Pastor Bird, kindly lead us with our closing prayer and benediction. Thank you. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Na minsan pa, Panginoon, binigyan niyo kami ng pagkakataon na kami ay makatawag sa inyo, Panginoon, at humingi ng mga panalangin na alam na yung Panginoon na ito'y mga kalooban mo. So salamat po Diyos sa bawat isa, sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. At nawa Panginoon, kayo ay nasiyahan Panginoon sa gabing ito. At ikaw lamang Panginoon ang aming mabigyan. Yes, mabigyan ng kapurian at kapasalamatan sa lahat ng mga bagay na ginagawa niyo Panginoon sa inyong iglesia at sa bawat pamilya Panginoon.
na kinabibilangan ng iyong iglesia. So sa aming pamamahinga, Panginoon, sa gabing ito, ayan mga Panginoon, ang iyong pagpapala ay siyang iyong igawad sa iyong mga anak, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 Ayan, tayo mag-picture-picture na. So, congratulations. You made it sa ating tatlong araw na mid-year annual prayer and fasting. And see you on January. And next natin, yun naman, 5 days naman yun. No? So, I learned a lot. And as I... sa aking pagmumuni-muni sa Panginoon, madami siyang inuutos na pinapagawa sa akin at may mga bagay na pinapabago at mga bagay na pinapadiretso lang. No? So excited ako sa next 6 months ng 2023 at siyempre sa bagong taon ng 2024. So, tayo mag-picture-picture na. No? At, Pogi-pogi. Okay. Beautiful. Now, 1, 2, 3, smile. There you go. God bless you guys. See you on Friday and Sunday. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Bye. Say bye to Ayeng. Bye! Say bye, Ayeng. Bye! Bye, Ayeng! Bye, Ayeng! Bye, Tyrell! Bye.